Tayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Panginoon darating kasama ng mga anghel, kailan may di maminimig, pagkat laging maminimig ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Martes, sa unang linggo, sa panahon ng pagdating ng Panginoon o panahon ng Adbyento. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hesi ay lilitaw ang isang hari. Tulad ng supling mula sa isang tuod, mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pag-unawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng katarungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairali niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubad sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon.
at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang alupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang isang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa, ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang pangaralan sila at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katawiran, sa taglaibong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyay kapanahunan, madama ng bansa niya ay umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang mga ngalan ay huwag ng malimutan, manatiling laging bantog sa katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalanging harinawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo pong lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaluubay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari
ang nagnasang makakita ng inyong nakikita ngayon, ngunit hindi nila nakita. Hinagad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Noong Linggo ay unang araw ng Adbyento, pagpasok ng bagong taon ng pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan. At noong bandang hapon ay nagulantang ang buong bansa dahil sa bombing na nangyari sa Marawi, sa Mindanao State University, na kung saan ay kasagsagan ng misa, Catholic Church, Catholic Mass sa loob ng universidad ay binumba. At sa balita po ngayon ay 5 na po ang patay, bagamat noong nangyari ito ay may 4 undaspat na namatay. Ngayon ay 5 na dahil doon sa mga nasa ospital din po. At nawa, ito na po ang panghuling patay at marami pa pong sugatan na nasa ospital. Noong nakaraang Biyernes, Miyerkules, ipinagdiwang po natin ang Red Wednesday. Patungkol po ito sa mga persecuted Christians. Ano ho? At ipinaliwanag natin doon na tayo ay hindi nakakaranas ng ganitong persecution dito sa Pilipinas. Hindi kagaya ng ibang bansa na kung saan ay sa loob pa lamang ng kanilang simbahan ay nangangamba na baka paglabas sila ay patayin. Kaya anong ginagawa ng iba? Underground ang kanilang pananampalataya. Sabi ko nga noong Red Wednesday, hindi natin ito nararanasan, subalit may danger tayo dahil tayo po ay parang pabanjing-banjing na lang sa ating pananampalataya dahil walang persecution. Subalit itong nangyari sa Marawi, sa Mindanao State University, maituturing po natin itong Christian persecution dahil sa loob ng misa, pumutok yung bomba. At alam natin na mga Katoliko yung gustong patayin dahil hindi ito gagawin sa loob ng misa kung hindi ang Katoliko, Katolikong Kristiyano, ang gustong patayin ng mga terorista. At ayon sa internet ay inaako ng ISIS ang terrorism na ito, ang pagpatay na ito. Patuloy po tayong manalangin sa mga nangyayari. Ano ho, nasabi ko nga po ay ang danger lang natin noon, noong pinagdiwang nating Red Wednesday, pakikiisa sa buong mundo na kung saan ay ipinapanalangin natin ang mga persecuted Christians. Sabi ko po, ang panganib lang natin ay nagiging para tayong pabanjing-banjing na lang sa ating pananampalataya dahil walang masyadong persecution sa atin. Subalit, parang pinatutunayan dito na hindi sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon, tayo ay aasa o tayo ay sabihin natin ay sasandal doon sa kung ano ang ating nararanasan dahil nag-iiba ang panahon. Ano? Ang importante ay ang pananampalataya ng bawat isa.
na hindi matitibag sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, kahit anong mangyari, kung sino ang magiging tapat hanggang wakas, ang siyang pagkakalooban ng kaligtasan. At sinasabi nga po sa survey na ang pinaka-persecuted religion, number one, ay ang Kristiyano. Mga Kristiyano. Ito ang maraming pinapatay. At ito naman ang ipinamana sa atin ng ating Panginoon dahil ang pagsunod sa Kanya ay hindi kaalwanan ng buhay. Ano? Kung hindi sakripisyo, pag-aalay ng Kanyang buhay. At dito lumalago ang pananampalataya nating mga Katolikong Kristiyano dahil dito sa persecution na nangyayari sa miyembro ng itinatag na simbahan ng ating Panginoon. Kaugnay dito ang ating ebanghelyo ngayon, ano, na kung saan ay karugtong nito noong isugo ng ating Panginoon ang 72 disciples na isinugo niyang dala-dalawa, maliban doon sa 12 apostol o disipulo ng ating Panginoon, mayroon pa siyang isinugong 72. At ang sinundan niya nitong ating ebanghelyo, tuwang-tuwa ang mga alagad dahil ang kanilang bungad sa ating Panginoon, kahit ang masasamang espiritu ay sumusunod sa kanila. Banggitin lang nila ang kanyang pangalan, ang pangalan ni Jesus, lumalayas ang masasamang espiritu. At kahit anong karamdaman ng taong lumalapit sa kanila, napapagaling nila. Subalit ano ang sagot ng ating Panginoon? Huwag ninyong ikatuwa ang mga ganitong bagay na kung saan ay binigyan kayo ng kapangyarihan, magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng mga karamdaman, ang inyong ikatuwa, ang inyong pangalan ay nakasulat na sa langit. Ano? Parang sinasabi ng ating Panginoon, kung ito ay magiging dahilan para kayo maging famous, na ikakalaki ng inyong ulo, huwag ito ang inyong panghawakan. Ang panghawakan ninyo'y ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Kaya nga, sa pambungad ng ating ebanghelyo ngayon, anong sabi dito? Si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo dahil po dito sa ibinalita ng 72 sa kanilang pagbabalik sa pagsusugo ng ating Panginoon. Kaya sinundan ito ng pananalangin ng ating Panginoon na nagpapasalamat sa Ama. Anong sabi ng ating Panginoon? Nagpapasalamat po ako sa iyo dahil itinago mo ito sa marurunong at mga pantas at inihayag mo sa mga taong kagaya ng kanilang isipan ay mga bata. Ano nga ba ang characteristics ng mga bata? Ano? Unang-una doon ay makikita natin yung humility ng bata at saka yung kagalakan ng bata. Ang napaka-importante dito yung makikita ninyo yung mga bata, ano? Pag naglalaro, na humahantong minsan sa awayan, nagkakaroon, minsan nagsasampalan, nagbubuntalan ang mga bata. Pero minuto lang, magkabati na kaagad yun. Yun ang magandang karakteristik ng kabataan. Subalit yung mga magulang na sumasawsaw sa away ng mga bata, humahantong sa isang taon, dalawang taong hindi nagkakaimikan sa pagsawsaw sa awayan ng mga bata. Ang ninanais ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng isipan na kagaya ng sa bata. Yung kanyang pagiging independent, yung trust na ginagawa ng bata sa kanyang mga magulang, na patungo ito sa Diyos, yung pagtitiwala, na parang walang magagawa ang mga bata kung hindi sasandal sa mga significant persons nila. At bilang mga adult, sino ang significant persons natin?
Walang dilit iba ang ating Panginoong Hesus, ang ating Amang nasa langit. Ito ang ninanais ng ating Panginoon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Kung tayo ay sasandal at ang ating pagsampalataya ay ibibigay natin sa ating Panginoon at siya ang ating aasahan, ang Diyos ang kikilos sa pang-araw-araw nating buhay. Of course, kailangan din po natin ito ng cooperation. Ano? Kaya nga hindi po dito mawawala ang old adage nating sinasabing nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Naaawa lamang ang Diyos sa taong gumagawa. Subalit kung ang tao ay batugan, ang tao ay hindi kumikilos, walang awa ang Diyos doon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gumawa tayo sa ating mga duties and responsibilities at mayroong grasya, pagpapala ang Diyos na ibibigay sa atin. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng puong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isa loob sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay, sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
Dinarakila ng lahat ang naparito mga anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus
na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kung hindi
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tuwat gala mag-ari man din sa pagparito ng Emmanuel.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amin. Magsiupo po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Diyos. Nagpupuri sa may kapat ang buong kong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.